guys, good afternoon and welcome to my channel Girl's Journey. Now guys, for today's video guys, I'm going to make a pistolet. This is a pistolet, but yeah, I'm going to make this for our lunch. So now guys, ikakat mo natin yung pistolet guys, but you have a choice to cut it or not. Actually guys, mas gusto ko yung buo siya o hatiin na lang siya ng dalawa. Kaso guys, baka kasi dumikit sa kawali ko kasi wala kasi ako ng non-stick pan guys. At saka medyo mahaba siya. So, stainless kasi yung gamit kong kawali guys, kaya baka dumikit. So, ayan guys. So, i-dry pat natin to with using a paper towel. So make sure guys, nga ito yung view sya, baka kasi pag-trito mo, mas lalong dumikit at kamagkalsikan mo ng pizza, yung cooking oil. So ayun guys, lalagyan natin ito ng salt. Yan, salt and pepper. So both sides guys, kailangan lagyan natin ng salt and pepper. Saka kailangan natin ng lagyan ng salt and black pepper. So ito na yung pampalasa niya guys. Ito na yung magdadala ng lasa dyan sa fillet. Yeah, both sides. And also I'm going to add some dried parsley. So mas maybe it's better if you have a fresh na dahon ng parsley guys kaysa dried. We don't have those, so ito na lang gagamitin ko. Usually guys, wala kami masyadong mga spices dito sa bahay. Meron lang kami yung black pepper. So next guys, yung gagawin natin, yung isang egg, get the egg. So it's gone, it's ready. So next, after this, i-ano natin yung pistolet dyan. Put natin both sides and cornstarch or no, that is the cornstarch, all-purpose flour ang ginagamit ko guys. And next, mag-prepare na tayo ng pot na lagyan natin ng cooking oil. So I use olive oil guys, and yeah, so I think this is ready. So i-fry na natin yan one by one. So maybe until mag-brown yung both sides guys. So i-fry natin yung both sides, maybe 3 minutes or it depends kung laluto na siya. Mahirap guys, ito yung sinasabi ko. Wala kasi kaming non-stick pan. Ayan nila yung... Kasi guys, ito kasi yung ginagamit ko guys. Hindi ako pwedeng gumamit sa gas stove guys. Electrical stove lang talaga ang pwede kong gamitin. Kaya tingnan mo naman, never niya ako nakitang gumamit ng electrical gas stove. Ito lang talaga. Kung gagamit pa ako ng gas stove guys, mas easier doon. Mas kitang kita yung mas maganda yung pagkaano ng pwesto ng camera doon. Yung cellphone ko, gamit lang ko lang cellphone ko guys. Yan, hindi kasi ako pwedeng gumamit ng gas stove guys. Tapos ko lang siguro masunog o abang basta yan, electrical lang stove lang talaga ang ginagamit ko aracing. So ayun po guys, gagawa tayo ng sauce ng ating pistolet. So yan, water, ilagyan ko siya ng cornstarch and then sugar. Ayan, so dagdagan pa natin ng konting tubig at saka maglagay tayo ng ketchup. So, wala na sukat-sukat yung ginagawa ko guys, kayo na lang mag-estimate. Depende sa panglasa guys. Kasi yung mga Chinese guys, hindi sila mahilig. Kumbaga yung panglasa nila, iba yung panglasa na iba yung panglasa natin yung mga Pinoy. Kumbaga tayo mga Pinoy, medyo wrong yung taste. Medyo parang, kumbaga para sa atin, tama na. Pero para sa kanila, maalat yun. Kumbaga sa atin, yung panglasa nila, parang ang tabang para sa atin, pero sa kanila, tama lang yun. Hindi sila mahilig sa maalat guys, yung light lang talaga yung panglasa. At
Tapos siyempre ito yung fish guys. So next sa mga step natin ay mag-ano din tayo ng kawali again. I use the pot. Itong electrical stove na to guys, ang pwede ko lang gamitin kasi ay all yung stainless lang talaga at saka flat siya. Kailangan flat. Kaya ang ginagamit ko lang lagi yung mga ganitong stainless na ano, kaldero. So ayan guys, isote na natin yung onions. Hini-slice ko yan ng maninipis. Ito yung white onions or yung sinasabi lang sweet onions. So isote natin to guys hanggang mag-translucent yung kulay niya or mag-golden brown. So I think this is done. So ilagay na natin yung sauce na ginawa natin. So, ayan, hanggang maluto lang yan na maluto yung sauce. Tapos, meron din akong konting frozen vegetables. Optional lang po yan, guys. Kung gusto niya lang maglagay ng ganyan. So, maraming pieces na akong gumawa sa ulam na ito. Yung, ang lagi ko lang ginagamit ay yung onions. So, depende nyo lang kung anong gusto nyo lagay. Pwede rin naman yung vegetables. Hindi ito sweet and sour guys. Ano lang talaga siya. Abang tawag ito. Parang hindi naman siya shadow. Kaya shadow is ba? Ano ba? Basta hindi siya sweet and sour. Kasi wala naman akong nilagay na pang kaasin. Hindi rin naman siya matap. So ayan guys. I think ready na ito. Lagdagdagan lang natin ng konti pang soy sauce. Kasi medyo matabang siya. Konting soy sauce lang naman kasi yung nilagay ko kanina doon sa sauce. So, tikman natin ulit. Ayan. Nasarap na siya, guys. So, ito guys, depende sa inyo, guys. Pwede rin yung ibuhos lang ito doon sa isda. Pero, sa akin, mas gusto kong ilagay yung sinirito kong isda dito para mas ma-absorb ng isda yung lasa ng sauce. At saka yung sauce ay magkaroon din ng madagdagan din ng lasa doon galing sa isda para mabalance yung lasa niya. So mas gusto ko yung pinakot ito, isi-simmer ko siya mga isang minuto lang guys is enough. So this one guys, ito na, ready to serve na siya guys. Thank you so much guys for watching. God bless us all. Bye bye.